kabayan. Salamat po. Good morning po sa inyong tagapakinig. Ay totoo bang mamayang hapon magpapal kayo ng petisyon for recount sa RTC Baras? Yes sir, mamayang hapon po sa Regional Trial Court sa Baras Rizal po. Ang mga magpapile ay kayo po, kasama kayo doon? Yes sir, kasama pa ako bilang ako po yung tumakbong mayor. Dalawang vice mayor, tama ba? Isang konsehal ng Tanay Rizal? Yes sir, dalawang vice mayor po. Si Vice Mayor Ivar Gaston, Vice Mayor Deutica at si Konsehal Beth Bintanilla. Eh bakit po? Sa aming palagay sir, kabayan, ay maraming mga election irregularities na naobserbahan at hindi katanggap-tanggap yung resulta para sa amin. Halimbawa po? Katulad po nito, yung mga poll watchers po natin ay hindi po pinahintulutang makapasok sa presinto. Okay. Napakarami pong mga pangalan na nawawala sa araw ng botohan. Maging yung mga nakaboto nung nakarang eleksyon ay nawawala rin. Oh. At ang naobserbahan namin, ito yung mga kaalyado namin, yun pa yung mga nawawala. At nakita rin po dito na sa mga reports ng aming poll watchers na halos lahat ng mga vote counting machine ay madalas na nasisira. Ng paper jam. Oo, karaniwan niya, BCM. Yung papel. So napakaraming report na nung tinignan namin ay halos lahat ng presinto ay talagang nasisira may at maya yung mga vote counting machine. At bukod po dyan ay napakatagal ng transmission ng may signal naman sa area namin. Napakatagal ng transmission. Kailangan pang ilabas yung mga vote counting machine para makapag-transmit. At may mga reports kami na hindi naibigay, hindi nagbigay ng election return yung sa aming mga poll watchers. Kaya hindi agad na kompleto. At ang isa po dito, yung discrepancy sa bilang ng mga bumoto sa kabuong dami. Yun po yung isang naobserbahan po namin dito. At yung transmission report sa transparency server ay isang kahinahinala na mayroong pattern. Parang sa aming data ay naka-fix na. Sa bawat pasok ng datos ay may certain percentage na para sa lahat ng kandidato. So yun po talagang kaduda-duda sa napansin po namin. At sa bayan ng Tanay, ang pinaka-imposible po dito ay nag-10-0 pabor sa incumbent na bagay na hindi katanggap-tanggap sapagkat close fight po itong laban dito sa bayan ng Tanay. Yun po yung mga you mean may namin. Mga presinto na zero? I mean po doon sa 10-0, yung pong lahat po ng kandidato ng administrasyon ay lumusot. Oh. Kumbaga, lahat po sila ay lumusot considering na close fight po sa bayan ng Tanay. Napaka-imposible pong mangyari. Oh, okay. Pero prinuklaman na ho yung mayor ng Tanay, si Litong Tanwatko. Naproklaman na po nung pong May 10. Okay, paano? Anong, ang ipapile ho ninyo sa RTC Baras ay yung mga reklamo nyo tungkol sa recount? Yes, kabayan. Ang gusto lang namin ay magkaroon ng recount, manual recount, para lumabas talaga kung ano yung totoo. Tama ho ba yun? RTC Baras dapat? Yes, sir. Yun po yung may jurisdiction po sa amin. Okay. Pero lahat ho ba ng kumandidato dyan sa bayan ng Rizal ay naiproklama na? Lahat po sir, dito sa bayan ng Tanay, nung May 10, ay naiproklama po sila alas 6 ng umaga. Ay yung ibang bayan? Sa ibang bayan po, hindi lang po ako sigurado. Hindi pa kayo sigurado. Okay. So may kasama din kayong Vice Mayor. Dalawang Vice Mayor. Ito ba si Vice Mayor Ivar Gaston ay kumandidatong Vice Mayor ng ano? Si Vice Mayor Ivar Gaston po ay kagrupo ko po. Okay. Po yan sa grupo. Si Vice Mayor Joy Tika. Si Vice Mayor Deutica po, ibang partido po siya. Hindi, saan bayan? Dito rin po, sa bayan ko ng Tanay. Hindi rin po acceptable sa kanya yung resulta. Pero sa Tanay pala, dalawang Tanwatko ang nanalo, Mayor at Vice Mayor? Yes sir, mag-ama po yan. Mag-ama. Okay. Mag-ama. Okay. So Engineer, good luck na lamang po. Yes sir, maraming salamat po. Thank you. Si Engineer Carlos Inofre, tumakbo Mayor ng Tanay Rizal.